guys, and welcome back again to my YouTube channel. And meron akong parang quick story lang to, guys. Kasi itong review ko ng lip tint na to, pangalawang beses ko na tong film. Ito yung pangalawang beses ko, nag-decide ako na i-film siya ulit. Kasi meron akong napansin dun sa lip tint. After 1 week ko siyang na-try, naka-upload na siya, hindi lang siya naka-publish. Dahil meron akong napansin na hindi parang akma dun sa na-review ko nung una. Dahil first impression review ko yon, okay siya sa akin and naging favorite ko siya. Pero after a week, parang nagbago yung tingin ko dito sa lip tint na to. Kaya parang ayoko na yung review ko nung una na hindi ko pa naman natatry, na first impression ko pa lang naman is parang hindi maging totoo sa inyo or parang hindi siya akma talaga dun sa product. Dahil napansin ko din siya na ganun talaga siya, kaya ngayon, nag-decide ako na i-film ulit. Guys, meron lang akong konting sasabihin sa inyo about dito sa review ko ng lip tint na to, kasi pangalawang film ko na to. Ito na yung pangalawa ko. And then, meron akong first na na-i-film na. So, tapos ko na siyang i-film. Upload ko na siya, pero hindi ko pa rin siya napapublish kasi after 1 week ko na ginamit itong lip tint na to, parang may nag-iba. Meron akong napansin sa kanya. And ayoko naman na hindi akma yung review ko. Sabihin natin na maganda yung review ko, pero para sa akin, hindi talaga. Ayoko nang ganun. Gusto ko, ang masishare ko sa inyo is yung totoo talaga na thoughts ko and review ko dun sa lip tint. So ngayon, gumawa ako ng panibago. So ngayon, ipapakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga napansin ko dito sa lip tint na to. Ito yung Super Beauty Lip and Cheek Rolly. Ayan. 1 week ko na silang nagagamit. And ayun, meron akong napansin sa kanila. Ito yung mga shade niya, guys. Meron akong Just Beaten, Darling, and then yung Blushing. 150 each to sa Super Beauty sa SM North EDSA. Pumunta muna tayo dun sa swatches nila. Na yung swatches nung bawat lip tint. Shade nung Lip and Cheek Rolly ng Super Beauty. Maganda sila, di ba? Maganda sila na shade sa lips mo. Unang film ko sa kanya, sobrang ganda. Natuwa ako sa kulay, natuwa ako sa lasa, sa amoy. Okay na okay siya sa akin. Pero, guys, habang ginagamit ko siya everyday sa office, sa mga galaan, ayun, ginagamit ko siya everyday talaga. Ang napansin ko sa kanya, nawawala siya kagad. Nawawala siya kagad, as in, alam niyo yung namumuo siya dito, tas dito wala na. Pero vice versa din, minsan nawawala naman dito, dito namumuo. So, ayun yung aking problema sa kanya.
na sinabi ko nung una sa aking review, dun sa unang finil ko, is okay na okay, maganda, long lasting, pero hindi. Hindi po yung totoo. Kaya inulit ko tong video na to kasi dahil doon. Dahil sa napansin ko. Ayun guys, itong Lip and Cheek Rolling, maganda yung mga shade niya. Very watery, very, very watery niya. So, para talagang water na natatanggal. Yun. Ganun yung parang impression ko sa kanya na nawawala siya. Isang ganyan mo lang ng parang ganyan mo lang ng lips mo. Nagtitint siya ng konti. Medyo natural color siya pero maya-maya. Pag na uminom ka na, kumain ka na, kahit hindi yun parang hard na pagkain, water lang, natatanggal talaga siya. Hindi siya long lasting. Yung parang pagkatanggal niya sa'yo is parang ang pangit ng itsura. Pangit yung itsura ng pagkatanggal niya. Okay sana yung lip tint na kahit natatanggal, pero nag-iiwan ng magandang color. Color? Nag-iiwan ng magandang kulay sa lips mo or magandang shade sa lips mo. Nagiging natural and rosy look lang yung kulay ng lips mo. Pero hindi. Pag natanggal siya, as in, para kang kumain ng liempo. Kumain ka ng lechon. Ganun yung pagkatanggal niya na parang hindi pleasing to the eye yung itsura niya sa'yo. Kaya, ayun guys, sobrang na-disappoint ako sa kanya. Maganda siya, sa totoo lang. Maganda yung mga shade niya, ayan. Pero, bawat din swipe mo sa lips mo, pag nilalagay mo siya, or pag ginagamit mo siya, is kailangan mo siyang iswipe ng gano'n. Marami ka dapat iswipe para lang makuha mo yung talagang shade na gusto mo sa kanya. Kasi one swipe lang, okay lang, natural color lang. Kung ayaw mo nang masyadong matingkad na lip tint, eto pwede. Pero kung gusto mo talaga yung parang, gusto mo naman na magkakulay yung lips mo, na okay, swipe ka lang ng swipe. As in yun, swipe ng swipe hanggang sa makuha mo yung kulay niya. Yun yung parang ano ko sa kanya, kasi bago ko makuha yung kulay niya, ilang swipe pa yung ginawa ko para lumabas yung totoong shade nung lip tint. And then, yun nga, natatanggal siya kagad sa akin guys, hindi siya okay sa akin. Yung dito ko natatanggal at hindi pa parang maganda para sa akin yung pagkatanggal niya. After 2 hours lang ata, wala na, tanggal na. Or after 1 hour, wala na rin. Natatanggal talaga siya. Para sa akin, na ginagamit ko siya araw-araw. Dahil minsan, wala akong makeup. Ito lang ginagamit ko, lip and cheek tint. Dito talaga ako dumidepende. Nasa lip tint din kasi, nakukuha yung parang pagdadala mo ng aura mo or nung performance mo. Kaya parang, yun. Dito ako dumidepende sa mga lip tint. Kaya nung napapansin ko na ganun siya, tinigil ko. As in, tinigil ko yung paggamit sa kanya. And ngayon, nakatambak na lang siya sa ano ko, vanity ko na sobrang yun nga, na-disappoint ako dahil hindi lang 1 week ko napansin yun. 1 day pa nga lang napansin ko na. Pero ginamit ko pa rin siya ng 1 week para matest ko talaga kung ganun. Pero, yun talaga. Sad to say, ganun talaga siya. Akala ko nung una lang, siguro nga, dahil yung lips ko is parang medyo may problem or medyo nag-dry, kaya ganun. Pero hindi. Umukay na yung lips ko lahat-lahat, pero ganun pa rin siya. Kaya, yun ang masasabi ko sa kanya. Pero, if hindi ka naman nababother mag-reapply, okay sa ito. Okay na okay siya. For only 150, wala kang paproblemahin sa kanya. Yun lang nga, natatanggal siya. Pero ako gusto ko naman ng magtatagal naman kahit 2 hours, kahit 3 hours or 4 hours na nandyan pa rin. And guys, disclaimer lang, lahat ng mga products na nag-work sa akin, pwede mag-work sa inyo. And yung mga products na nag-work sa inyo, pwede rin hindi mag-work sa akin. So, wag nyong idepende lang dun sa review or dun sa review namin or sa review ko yung kagandahan ng product. So yun lang yung aking review and thoughts ko yun guys, opinion ko yun, honest review ko yun, kaya inulit ko tong film na to or inulit ko tong video na to. So ayun lang yun guys yung masasabi ko dito sa Super Beaut Lip and Cheek Rolling. Don't forget to click the subscribe button below and like this video, and thank you guys for watching. See you on my next one. Bye.